Hello guys, good morning. Welcome to Sirmius Garden. Nawa po ay sumatin po ang kasaganahan, kaswertihan na dulot ng ating mga luck and feng shui houseplant. Karamihan po sa aking mga halaman ay considered Vashtu, feng shui, and lucky plants. And for today's update, na-miss ko po kayong lahat, is tuturuan ko po kayo kung paano ang tamang pag-propagate ng halaman na ito. Ito po yung tinatawag na palmera, yellow palm. Bihira lamang po ang mga taong meron neto dahil napaka-rare, exotic ng ganitong tipong halaman. Since mag-repot po tayo, yung mga hindi na kailangang parts, kagaya po netong natuyong dahon, is tatanggalin po natin siya. Gumamit po tayo ng scissors. Ito po, situate na na-sanitize po ito. You can sanitize this. Maglagay po tayo ng maligamgam na tubig, combination po ng hot and cold water sa isang tasa. Punuin po natin yon at maglagay po tayo ng 3 kutsarang asin, haluin. At kapag natunaw na po ang asin doon sa mismong tubig sa tasa, ilalagay na po natin ito. So let it submerge for about 3 to 5 minutes. And after 5 minutes ng pagkakababad, ay tatanggalin po natin at papalamigin. And ready na po ito sa ating propagation. So itong tangkay na to, so there are parts na hindi na po kailangan, so might as well natanggalin po natin. So ang pagkakat po is dito sa mismong ilalim. Ito, kita nyo po ba? Ito siya. The reason why we need to prune this para po mag-promote, kasi pruning po ang isa sa mga daan para mas lalong kumapal, magkaroon ng maraming supling suloy or usbong ang ating halaman na ito. Then dito sa pinakagitna, tanggalin po natin kasi withered na po siya, tuyo na po siya. Ganun din po ang ating kakat, ang pagkat sa ilalim. And then dito guys, and tanggalin din po natin itong part na ito. And so kung pwede naman po siyang hilahin, gawin po natin, but situate na wag po nating matatamaan ng kanyang pinaka-ugat. Gumamit po tayo ng matalim na scissors para po tanggalin ang part na hindi na maganda para sa ating halaman na ito. Then dito guys, tanggalin din po natin ito. Ayan. Bakit nga ba napakabihira ng palmera? Bukod sa considered luck and feng shui houseplant, marami po siyang benepisyo sa ating katawan, considered medicinal plant po ang halaman na ito. Kumbaga patuloy din po ako sa pagbabasa, pag-research kung anong mga halaman ang posibleng makatulong sa atin, hindi lamang po financially, but in terms of our healthcare. Ayan, tinatanggal ko siya guys ito. Daan-daan po. Then para sa ating soil, ayan guys, ready na po ito. Itatabi ko lamang po. And then, kapansin-pansin po na may mga tuyong dahon po, mamaya po istatanggalin po natin siya kapag na iripat na po natin siya. So, set aside ko muna ito guys. Dito ko siya ilalagay para madali ko siyang makita. Then, itong part na to guys, yung pinagbasyo, ito, kita nyo po ba? Itong mineral water container po yung gagamitin ko siya. Ipakita ko po muna guys, okay? Wait lamang po. Ayan. Ito guys. Ayan. So, itong lupa na to is considered fast draining and absorbing. Huwag na huwag po tayo gagamit ng mga lupa na hindi madaling nasisip-sip ng lupang tubig dahil prone po yun sa water stagnant. At kapag nangyari po yon is may possibility na pwede pong mabulok ang ugat ng ating halaman na palmera guys. So we don't want that to happen. Ang mabilisang pagkabulok ng kanyang maugat po ay hindi po nagiging maganda para sa ating halaman. Especially ang ganitong halaman po is tinatawag na lucky and feng shui houseplant po. Then, ang tubig na ating gagamitin guys is of course, yung tubig ulan, napakabisa nun sa ating pagpaparami ng ating lock and feng shui houseplant. Bakit tubig ulan guys?
dahil maswerte na po ang halaman na ito, mas lalo magiging maswerte kapag ang mga tubig po ay galing sa kalikasan. So ayun siya, babawasan po natin ito. Since wala po akong gloves, although naghugas na po ako, be sure na kapag mag-garden po tayo, kung wala po tayong gloves, might as well na hugasan po muna natin ang ating mga kamay. Ayan. So kapansin-pansin po na naglalagay na po ako ng butas dito sa pinaka gitnang portion ng ating lupa. Kapag may mga bato po, tanggalin po natin. Hindi po yun nakakaganda sa ating halaman. Kung hindi nyo po kayang magbungkal ng napakalalim, guys, might as well na itataktak po natin, babawasan po natin ito. Since nahirapan po kung maglagay ng butas sa pinakagitna, is babawasan ko po ito sa kalahati. Ayan. So guys. And kapansin-pansin din po, ang basyo ng mineral water na blue na container ito, ang basyo ng blue water container ay hindi ko po siya itinapon. Kumbaga, ginawa ko po siyang container para sa aking mga halaman. Hindi na po ako bumibili dahil napakamahal po na mga container, particularly ng ganitong kalaking basyo para sa ating halaman. Ayan. I think this is enough. Ayan. Kita niyo po ba? So kapag nakalahati na po natin ito, maglagay po tayo ng butas. Gumawa po tayo ng butas sa pinaka gitna para po masuksok natin ang ating halaman na yellow palmera or yellow palm. Ayan siya, guys. Then ilalagay na po natin siya. Ayan. Dito sa pinaka gitna. Kita niyo po ba? Then maglagay po tayo ng slight pressure sa lupa. Ayan. Para po maging intact ang ating pagkakalagay. Para hindi po siya matumba. Nasa gitna na siya. Then yung ibang mga lupa, ilalagay po natin siya. Then tanggalin po ang mga batong hindi kailangan. Dahil hindi po yung nakakatulong, sila po ang nagsisilbing sagabal sa ating paglago ng ating yellow palmera or yellow palm. Ayan siya. Ayan siya. Then yung pinag-repotan po natin is ilalagay po natin sa medyo malilim muna. Then ang pagdidilig po dito sa ating yellow palm is done every 2 weeks. Or kung alam nyo po na tuyo na po ang tuktok na ibabaw, ang gagawin po natin is wag po ang direct watering, labis na tubig para sa ating yellow palmera is hindi rin po nagiging maganda. Dahil yun po ang nagiging cause ng mga bacteria para po mabilis na mabulok ang ating halaman na ito. Ayan. Dagdagan po natin ulit. So ang space ko dito sa aming bahay, napaka-limited lamang po. Naging magubat na pong aking garden dahil napaka lumalaki na po silang malago, masagana at maganda. Bukod sa considered Lakin Feng Shui houseplant ang ganitong halaman na palmera, ito rin po is maraming beneficyo. Ang dahon niya po, kumbaga isang tangkay, is pwede po natin siyang gawing tea. Yes po, tsaa. Napakasarap. Kumbaga ang tea na ito, kung kukuha po tayo ng dahon at gagawing tsaa, napakayaman po sa vitamins and minerals, antioxidant, nakakatulong para malabanan ng stress, at yun din po ang nakakatulong para po magkaroon tayo ng magandang mood para sa susunod na kinabukasan ay magkaroon po ito ng panibagong lakas na ating gagamitin para sa ating trabaho and many more, guys. Napaka short update lamang po ito, guys. Kaya nagpapasalamat ako. Ang channel na to is not possible without your continued love and support to Sir Mio Vlogs. Hindi ko muna siya didiligan dahil moist pa po ang kanyang lupa.
Then nilagay niyo po siya, since lock and feng shui house plan din po ito, mas lalong hihikayat ng napakaraming biyaya sa pananalapi, kaperahan, kapag isaalang-alang po, isinaalang-alang natin ang lokasyon, especially sa northeast portion ng ating bahay, dahil yun po ang sinagan, doon po sumisikat ang araw at yun po ang pinaka-representasyon, sumisimbolo ng kasaganahan, growth, renewal, inspiration, motivation at napakaraming blessing po ang dulot kapag ginawa po natin siyang lucky charms sa ating bahay. Maraming salamat guys, ingat po tayong lahat, nawa sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan po.